Panting nakaupo si Kenzo sa sala kaharap sina Donari at Doña Ana. Hinihintay nila si Handel. Kenzo, huwag kang mainip. Pababa na rin siya. Ang ginang. Okay lang po, ma'am. Wala akong ibang pupuntahan ngayon. Nakalaan ang araw na to para dito. This is the day for us to become a family, right? Ngumiti siya. Good. Pasensya na talaga. Alam mo naman ang mga babae, maraming ritual sa katawan. Ang mabuti pa, Ana, puntahan mo na siya doon. Sige, Harry. Hindi na natuloy ang pagtayo ng ginang dahil pababa na ng hagdan si Handel. Automatikong natuon ang tingin ni Kenzo sa dalagang pababa. Lihim na, napamura ito. The lady walking down the stairs are so lovely. At sa tingin niya, para itong eksena sa napapanood niya na ginagamitan ng slow motion effect ang bawat paggalaw ng babae. Napahawak sa kanyang dibdib si Handel. Napapaso siya sa titig ng lalaki. At ang puso niya, sobrang bilis ng pagtibok. Parang nakikipagkarera. Ngayon pa lang na medyo malayo siya, ang lakas na ng epekto sa kanya. Paano pa kaya kapag magkalapit sila? Handel, huwag kang magpahalata. Control yourself. Ayaw magpaawat ng puso niya. Tumahan ka naman, please. Aniya sa sarili, baka kasi marinig ng lalaki ang kabog ng dibdib niya. Ayan na pala siya. Handel, bilisan mong bumaba. Sabi ng ama. Sa pagkarinig sa boses ng ama, lalo siyang nataranta. Kaya naman, nagmandali na siya. Pagkalapit niya, uupo na sana siya sa tabi ng ina. Iya, sa tabi ka ni Kenzo umupo para masanay kang katabi siya. Utos ng ama. Wala naman siyang magawa kundi sundin ito. Pasimpleng pinagbas na ni Kenzo ang dalaga. Hindi niya maitanggi sa sarili na napakaganda nito. Lihim na nagdidiwang ang kalooban ni Don Harry sa nakikita kay Kenzo. Alam niyang attracted ito sa anak niya. Naupo si Handel sa tabi ni Kenzo pero may space sa pagitan nila. Gustong mapasinghap ni Handel dahil langhap na langhap niya ang amoy ng lalaki. Kakaiba sa mga lalaking nakatabi niya. Parang gusto niyang tumabi. Yun bang dikit na dikit ang balat nila upang lalong maamoy ng malapitan ito. So, pag-uusapan ba natin ang tungkol sa kasal, Kenzo? Basag ng Don sa kanila. Nasa iyo yan, Donari. Pero kung may gagawin ka, hindi naman ako nagmamadali. Ang oras ko sa araw na to ay nakalaan lang sa usapan natin ngayon. Kung ganun, kumain muna tayo. Ana, tignan mo nga kung nakaayos ng hapagkainan. Utos nito sa asawa. Tumayo naman kaagad ang ginang, diretso sa kusina. Walang imik si Handel. Ayaw niya ring magsalita, baka mahalatang kinakabahan siya. Alam niyo ba ang pangalan ng isa't isa? Handel, entertain your husband to be. Oo? Gulat niya. Napatingin si Handel sa ama. Kakaiba ang tingin nito sa kanya. Naguutos na kausapin ang katabi. Nahihiya siyang sulyapan ng lalaki. Handel, iha. What happened to you? Bakit hindi ka magsalita? Daddy, kasi... Hindi na maituloy ni Handel ang sasabihin dahil sa sobrang kaba. Okay lang, Donari. Baka... Naiiya lang ang anak niya. Naiintindihan ko naman. Putol ni Kenzo sa sasabihin ni Handel. By the way, Kenzo San Miguel here. And you are Handel de la Vega, right? Your memory is sharp, Kenzo. Well, hindi naman mahirap i-memory ang pangalan ng maganda mong anak, Donari. Tumawa ng bahagya ang Don. Tama naman kasi ang sinabi ng kaharap. Ang ganda ng anak ay mahirap kalimutan. Namula si Handel pagkatapos marinig ang sinabi ng lalaki. Nais niyang tumili dahil napansin siya nito. Pasimple niyang hinawakan ng kanyang pisngi upang takpan ang pamumula nun. Maya-maya pa ay tinawag na sila ng ginang dahil handa na ang hapagkainan.
Tumayo na rin si Kenzo, ngunit hindi muna ito humakbang. Inilahad ang palad para mauna nang makapaglakad si Handel. Gentleman naman pala siya. Kiming naglakad si Handel, sumunod sa ama. Medyo malayo na ito. Sumabay si Kenzo sa dalaga. Magkatabi silang naglakad patungo sa komedor. Kung pwede lang tumakbo, ginawa na ni Handel. Para hindi mahalata ng binata na kinakabahan siya. Kinakabahan ka ba, Handel? Ang sabi nito sa kanya. Nervous? Eh hindi. Kinakabahang sagot niya. Napangiti si Kenzo. Sinungaling. Napahinto si Handel sa paglalakad at tumingin sa lalaki. Excuse me, sino ka para sabihing sinungaling ako? Inis na sabi nito sa binata. Who am I? Well, ako lang naman ang lalaki magiging asawa mo. Any day from now. Matikas nitong sabi at ngumiti pa ito nang nakakaloko. Lalong nainis si Handel sa lalaki. Pero hindi mapigilan sa sariling sabihin na gwapo talaga ito. Ang ngiti nitong kakaiba ay lalong nagpapabilis sa pagtibok ng kanyang puso. Mabilis na nilayoan ni Handel ang lalaki. Mahirap na baka kung saan pa mapunta ang usapan nila at lalong mag-alboruto ang puso. Nakangiting sinundan ng tingin ni Kenzo ang babae. Sinundan niya na ito. Maya-maya pa ay nagsalo-salo na sila sa pagkain. Pagkatapos ng kanilang pananghalian, lumabas na ang apat sa komedor. Diretso sila sa library para pag-usapan ang mangyayaring kasalan sa pagitan nina Handel at Kenzo. Magkakaharap ang apat sa bilog na lamesa. So, anong plano mo sa kasal niyo, Kenzo? Bakit ako ang tinatanong mo, Donari? Diba, dapat kayo ang magplano nito dahil ikaw ang may gusto. Diretsong tura ni Kenzo. Kahit na alam na ni Handel na ang ama ang may gusto sa kasalang magaganap, masakit isipin na ang taong mapapangasawa niya ay walang gusto sa kanya. Oh, correction. Pareho silang walang gusto sa isa't isa. Kung wala siyang gusto, bakit ganon kung umasta ang puso niya sa lalaking ito? Pinapabalis nito ang tibok nun. Hindi ganito ang nadarama niya kay MJ sa ultimate crush niya. Napatingin ang mag-asawa sa kanilang anak. Wala namang imik ito. Pero alam ni Don Harry na nag-iisip ang dalaga. Gusto ko lang malaman kung anong plano mo, Kenzo, sa inyong dalawa. Di ba dapat meron kang preparasyon sa kasal niyo? Okay. Kung ako ang masusunod, gusto ko bukas na din ang kasal. Diretso niyang turan sa mga ito. Sa parte naman niya, wala siyang kamag-anak maliban sa kasama niya sa bahay. Ano? Hindi. Paano makakapunta ang mga kamag-anak namin kung bukas na gaganapin ang kasal? Protesta ng ginang. Kaya nga po, ma'am. Kayo na ang bahala. Pero sana, huwag lang matagal. I hate waiting. Gusto ko sanang sa isang buwan pa. Para naman makadalo ang mga kamag-anak namin. At sa side mo, di ba? Sa side nyo lang, ma'am. Alam nyo naman po na wala na akong mga magulang. Bakit sa isang buwan? Napakatagal naman. Samantalang, sa huwes lang naman ang kasal, di ba? Biglang nakadama ng inis si Handel sa lalaki. Napaka-bossy nito. Hindi naman siguro papayag ang ama niya sa gusto nitong mangyari na bukas na ang kasal dahil hindi pa siya prepared sa honeymoon. Ano? Ano ka ba naman, Handel? Honeymoon na kaagad ang niisip mo? Ngaling-ngaling batukan ni Handel ang sarili sa naisip. Napatingin ng ginang sa asawa. Ito lang ang makakapagpa siya kung sasang-ayon sa sinabi ng magiging manugang nila. Okay, kung yan ang gusto mo, Kenzo. Bukas na ang kasal. Prepare a judge and a restaurant para sa kaunting salo-salo. Mabuti na rin na walang dadala sa side natin. Tsaka na lang pagsasimbahan na ang kasal, di ba? Gulat si Handel sa pasya ng ama. My gosh,
Bukas na? Hindi pa nga siya handa. Daddy! Lumabas sa bibig niya. Mariing tinitigan ni Don Harry ang anak. Ayaw sana niyang malaman kung ano ang gusto nito. Alam niyang tututol ito sa nais. Handal anak, sabihin mo sa amin kung ano ang gusto mo sa kasal niyo. Singit naman ng ginang. Tinignan ni Handal ang ama sa mata. Nakikita niya rito ang babala sa mga mata nito. Daddy, wala po. Kung ano ang nasabi mo, yun po ang masusunod. Ang bait naman pala na magiging asawa ko. Masunurin sa magulang. Sana, ganun ka rin sa akin. Nakapaskil ang ngiti sa labi ni Kenzo. Walang reaksyon sa mukha ni Handel na tumingin kay Kenzo. Titig naman si Kenzo kay Handel. Sinasalubong ang tingin nito na parabang nababasa ang nasa isip ng dalaga. I'll make sure na susunod ka sa lahat ng gusto ko, Handel de la Vega. Tomorrow, you are mine. Everything about you. Sabi sa isip ni Kenzo, lalo siyang napangiti. Pasimpleng inismira ni Handel ang binata upang hindi ito mapansin ng mga magulang. Okay, dahil bukas na ang kasal, we settle everything today. Kami na ang bahala sa reception. Ikaw na lang sa judge, Kenzo. You are a lawyer, kaya madali lang sa'yo ang makakuha, di ba? Abogado siya? Kaya pala, matalino ang itsura nito. Lawyer na gwapo. Ay, ayan ka na naman, Hando. Akala ko ba, pasusunurin mo siya sa'yo. E bakit parang ikaw ang sumusunod sa kanya? Napapailing na sabi ni Handel sa sarili. Sa nakikita ni Handel sa lalaki, pati pagbuka ng labi nito, parang aral na aral. Ganyan ba ang mga abogado? Malinis ang bawat salita. Sure, Don Harry. Pagpasok ko sa opisina, tatawagan ko kaagad si Judge Manuel. You know him, right? Yes, Kenzo. Okay, Kenzo. Bukas na lang tayo magkita-kita sa opisina ni Judge Manuel. Tumango naman si Kenzo sa matanda. Binalingan ni Kenzo ang dalaga. See you tomorrow, my soon-to-be wife. At tumayo na siya. Tumango naman ito. Handel, ihatid mo si Kenzo sa kotse niya. Sabi ng ama, napatingin si Handel sa ina. Sige na, iha, para maging komportable ka sa kanya. Hindi yon ganyan na parang estranghero kayo sa isa't isa. Segunda ng ina. Tama ka, Ana. At pag nangyari yun, magiging maayos ang pagsasama nyo. At malay natin, baka matutunan nyo ring ibigin ang isa't isa. Medyo kumunot ang noo ni Kenzo. Alam pala ng Don ang salitang pag-ibig. Para sa kanya, gahaman ito dahil sa ginawa nito sa kanyang ama. So, tara na, Handel. Tama ang ama mo. Malay natin, nasa labas si Cupido. Naghihintay na panayin tayo. Kaagad nang tumayo si Handel at lumabas ng pinto. Kasunod nito si Kenzo na nakangiti. Pinadaanan niya ng tingin ang likod ng babae. Hindi niya maitatangging napaka-sexy nito. Gusto rin niya ang buhok nitong alon-alon na lagpas sa balikat. Hindi niya namalayang napabilis ang hakbang upang hawakan ang buhok nitong nakakainganyong haplusin. Tangka na sana niyang itaas ang kamay para abutin ito. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ramdam ni Handel na tila may matang nakatutok sa kanya. Kaya binilisan niya ang hakbang. Kulang na lang ay tumakbo siya. Dahil sa kanyang pagmamadali, nagkamali siya ng hakbang. At doon ay muntik na siyang matisod. Napahiyaw siya. Mabuti na lang at maagap si Kenzo. Isang pulgada lang naman ang pagitan nila. Kaya agad namang nahawakan ito ang kamay niya. Nakarating na sila sa tapat ng kotse ng binata. Nakangiting lumapit si Kenzo sa dalaga. Huminto mismo sa harapan nito. Gustong hawakan ni Handel ang dibdib. Paano naman kasi nagwawala ang puso niya.
Good night, Miss De La Vega. Good night. Sabi niya rito na hindi nakatingin sa binata. Wala bang goodbye kiss sa soon-to-be husband mo? Gustong tampalin ni Kenzo ang bibig dahil sa sinabi niya. Automatikong napatingin si Handel dito. Goodbye kiss? Ano ka, sinuswerte? Sabi niya sa sarili. Umarko ang kilay niya. Ikis-kiss mo sa paderang huso mo. Sige na, sumakay ka na. Lagang gusto niyang makaalis na ito para kumalma na ang puso niya. Sure, pero bago ako umalis, kukunin ko muna ang goodnight o goodbye kiss ko. Humakbang siya ng dalawa. Automatikong napaatras si Handel. Kaso nakasandal na siya sa kotse. Itinukod ni Kenzo ang dalawang kamay sa kotse. Nasa mismong harap niya ang dalaga. Hindi alam ni Handel kung ano ang gagawin. Mahuhulog na yata ang puso niya. I'll kiss you now. Inilapit nito ang muka. Yung malapit na pwede nang magdampi ang ilong nila. Biglang napapikit si Handel. Nakahanda nang tanggapin ang halik nito. Wala siyang sinabi o kahit na pagtutol. Napatitig si Kenzo sa mukha ng dalaga. Napamura siya ng lihim. Hahalikan niya ba talaga to? Nang bumaba ang tingin sa labi nito, lalo siyang napamura. Dahil sa tingin niya, nang aanyaya ito, nahalikan niya. Ngunit pinigil niya ang sarili. Napabuntong hininga siya at iniwan ang dalaga at sumakay na sa kotse. Napamulat agad si Handel dahil wala na ang mainit na nararamdaman sa harap. Wala na ang lalaki. Napatingin siya sa paligid. Pinaandar na ni Kenzo ang kotse. Ay, kalabaw! Nagulat ang dalaga nang marinig ang busina nito. Pinuksan ni Kenzo ang bintana para sabihing, Bye, Miss De La Vega. Hindi na hinintay ang sagot nito at agad na pinaharurot ang sasakyan. Napahiyaw na lang sa inis si Handel.